Kumusta mga kaibigan? Welcome muli sa ating channel. Ito nga pala ang Kaneki Anime TV. Kumusta sa ating munting channel? Ngayon ang ating tatalakayin na character ay walang iba kundi si Banelenov ng Spider. Tatalakayin natin kung gaano siya kalakas. At kung ano-ano ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. At kung ano rin ang kanyang personalidad. Ngayon simulan na natin talakayin itong si Banelenov. Pang-10 sa pwesto itong si Banelenov sa grupo ng Spider. At siya din ang sumasayaw na mandirigma ng Phantom Troop. At sa physical na lakas naman nabibilang siya sa 8th pwesto. Dahil sa Spider ang kanilang batayan para masukat ang kanilang lakas. Nagbabunong braso sila doon nila sinusukat kung gaano nga ba kalakas ang kanilang physical na katawan. Itong si Banelenov binabalutan niya ang kanyang katawan ng benda mula sa ulo sa mga braso hanggang tuhod. At may suot siyang boxing gloves. Kaya niya binabalutan ng benda ang kanyang sarili para matakpan ang mga butas sa kanyang katawan. Kahit sa kanyang mga daliri ay meron ding butas kaya siya nakasuot ng boxing gloves para matakpan ang lahat ng butas sa kanyang kamay. Lalo na sa kanyang tiyan. Dahil yun ang pinakamalaking butas sa kanyang katawan ang kanya namang tato ng Spider ay hindi pa rin pinapakita kung saan nakalagay sa kanyang katawan. Bakit nga ba maraming butas ang katawan ni Banelenov? Yan ang ating tatalakayin. Si Banelenov ay nagmula sa tribo ng Dog Anten. Ito ay maliit na tribo na wala man lang teknolohiya at mga makabagong kagamitan sa kanilang tribo. Sa madaling salita ang tribong ito ay walang alam sa pag-unlad ng teknolohiya o sa pag-unlad ng makabagong kagamitan. Sa edad na 3 taong gulang nilalagyan ng butas sa iba't ibang parte ng katawan ng mga batang lalaki. Ang kanilang ginagamit na pambutas ay karayom. Pagkatapos mabutasan nilalagyan nila ng patpat ang mga butas para mapanatili nito ang butas sa katawan. Ang mga halimbawa ko dyan kapag binutasan mo ang iyong tenga. Ang sunod mong ilalagay ay ikaw. Para mapanatili ang butas tulad sa mga butas sa katawan ni Banelenov. Ginagamitan niya ito ng arbolia para mapanatili ang mga butas sa kanyang katawan. Nakadepende sa kanilang galaw at sa mga butas ng kanilang mga katawan kung anong tunog ang kanilang malilikha. Bago sila makipaglaban, ginagawa nilang instrumento ang kanilang mga katawan. Dahil ang purpose ng mga butas sa kanilang mga katawan para makagawa ng tunog. Dahil bawat sayaw ng kanilang katawan dumadaan ang hangin sa butas ng kanilang katawan. At nakakalikha sila ng musika sa bawat sayaw na kanilang ipinamamalas. Ang tawag nila dito ay himig ng pakikipaglaban o kaya naman himig ng pakikidigma. At kilala din sila sa tawag na bopo na ibig sabihin mga sumasayaw na mandirigma. Pinaniniwalaan din nila kung mas malinaw na tunog ang kanilang malilikha mas lalo silang gagabayan ng mga espiritu, yung mga malalakas sa kanilang tribo ay tinuturing nilang Diyos at mas kagalang-galang kaysa sa mga matatanda sa kanilang tribo. Ang personalidad naman ni Banelenov o ang kanyang ugali. Siya ang pinakatahimik sa grupo at ayaw niya rin kumitil ng buhay ng walang dahilan, kadalasan nagpapaiwan lang siya sa Meteor City o sa kanilang teritoryo. Pero kapag ininsulto mo ang kanyang tribo o kaya naman ang grupo ng Spider, siguradong makakalaban mo siya tulad na lang nung kinalaban nila ang grupo ng Chimera Ant na sumakop sa Meteor City. Kapag nakikipaglaban itong si Banelenov pinapakita niya ang kanyang tunay na lakas o kaya naman ang kanyang Nen Ability. At meron din siyang tiwala sa kanyang sarili na matatalo niya ang mga makakalaban nito. At masasabi din natin kay Banelenov na meron siyang magandang pakikisama sa grupo ng Spider. Ang patunay natin dyan noong nakipaglaban sila sa Chimera Ant. At nakipagkompetensyahan siya kay Finks na kung sino ang mananalo sa kanila siya ang lalaban kay Zaza na isa sa mga pinuno ng Chimera Ant. At isa sa mga patunay ko na itong si Banelenov ay talagang magaang ang loob sa grupo ng Spider. Noong tinawag siya ni Finks sa alias na Bono. Isa yun sa patunay na talagang malalim ang pakikisamahan ng grupong Spider kay Banelenov at may tiwala sila sa bawat isa. Pero hanggang ngayon hindi pa rin. Pinabanggit sa serye ng Hunter x Hunter kung ano ang dahilan ni Banelenov kung bakit siya sumali sa grupo ng Spider. At kung kailan niya nilisan ang kanyang tribo. Kung sa Nen type naman ni Banelenov hindi pa rin ito binabanggit sa serye ng Hunter x Hunter. Pero kung ako ang inyong tatanungin dahil tunog ang abilidad ni Banelenov.
Maihahalin tulad natin siya sa kaibigan ni Kur Apika na si Melody dahil isa nga siya music hunter. Pareho sila ni Banelenev na tunog ang kakayahan sa pakikipaglaban kaya para sa akin ang nen type ni Banelenev ay emitter o kaya naman transmitter. Kaya tulad ni Melody na isang emitter gumagamit din siya ng tunog tulad ng kay Banelenev kaya ang mga tunog na kanilang nilikha ay ang kanilang pangunahing sandata. At sa kanilang mga nen ability saka ang isa pang kakayahan ni Banelenev na tinatawag niya Battle Tundle na magkakaroon siya ng makulay na maskara at magkakaroon siya ng sibat. Para sa akin ang nen type na ito ay parang transmuter kaya para sa akin dalawang nen type lang ang naiisip ko na taglay ni Banelenev yun nga ang transmuter at emitter. Ang pinakamalakas na nen ability ni Banelenev ang kanyang tinatawag na Jupiter. Para magawa ni Banelenev ang nen ability na Jupiter iikot siya ng napakabilis at magumapo ang kanyang nen. Makakagawa siya na hugis bilog na parang itsura ng planetang Jupiter at ipapatama sa kanyang mga nakakalaban. Tulad na lang ng laban niya sa kay Mira Ann. Kapag nataman ka ng tinatawag niyang Jupiter, siguradong sasabog tulad noong ng Yordon sa kay Mira Ann na nagkalasog-lasog ang katawan. Ito ang pinakamalakas na nen ability ni Banelenev kaya ang nen type ni Banelenev ay malapit sa emitter o kaya naman transmuter. Ngayon dito magtatapos ang anime review natin kay Banelenev ng Hunter x Hunter. Kaya maraming salamat sa inyo at sa mga makakapanood ng video na ito. Sana maging maayos na ang kondisyon ni Yoshiro Togashi para matapos ang kanyang obra na Hunter x Hunter. Lagi lang natin siya ipag-pray. Malay natin baka umayos na ang kanyang kondisyon at mapagpatuloy niya na ang kwento ng Hunter x Hunter. Kaya maraming salamat sa inyo. Sana makahingi ako ng like and subscribe. Maraming salamat po.